BE is to establish student learning outcomes for our various academic programs and to have curricula that will lead to the attainment of these learning outcomes. Outcomes-based education, on the other hand, comes together with what is known as student-centered approach, meaning it gives primacy to the learning of the student and it does not involve heavily lectures, but activities of students that help them learn. Outcomes-based education has come to the fore in recent years in recognition of the need for individuals to be able to adapt easily to fast-changing times, to fast-changing jobs, to fast-changing needs of employment in the 21st century. That is at par with international standards. It's an education that they can take anywhere in the world and they can be employable. With the COVID-19 pandemic still at large, everything is at a standstill as days turn into months of uncertainty. Filipinos throughout the country
struggle to keep themselves afloat. In these trying times, we are called to come together as one, to thrive amidst the challenges that we face. Malayan College's Laguna is steadfast in its efforts to continue surpassing the limits brought about by the situation, dedicating ourselves anew to provide a safe learning environment that would transform our students into globally competitive professionals, even in the most trying of times. Malayan College's Laguna, lighting the way to surpassing the new normal. How do we deliver quality education amidst the pandemic? We make sure that you are equipped with online courses in the safety of your own home. Finding new solutions. Solutions that would help you study more and worry less during these challenging times. We believe that contributing new solutions can surpass all limits. One of the solutions is to go digital. Malayan College's Laguna, finding solutions to surpass the new normal. This is CyberLounge, an online meeting for parents of MCL senior high school students. A pleasant afternoon to everyone, to all our attendees, parents and students, as well as teachers and administrators. Welcome to the CyberLounge, an online meeting for parents of MCL senior high school students. This morning, we already had a session with the grade 11 parents and students. So this afternoon, we have together with us are the grade 12 students and teachers. To formally start our program, may I invite everyone for a short prayer. Let us bow our heads and feel the presence of God. Dear God, we thank you for giving us the opportunity for this afternoon to conduct this online meeting together with our stakeholders. We continue to thank you for providing us resources that we will need for our online meetings and online learning. We continuously ask for your guidance for this afternoon, that everyone who attended will continue to be blessed and give us the knowledge and wisdom to understand all the discussions for this afternoon. We continuously ask, Lord God, for guidance in our everyday lives as we go along the start of the second semester of the school year. All of these we ask in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. So once again, welcome to this afternoon's session. I will now turn you over to Professor James Ronald O. Messina, the Senior High School Principal, for the opening remarks. Good afternoon to our grade 12 parents. Welcome to Cyber Lounge, an online meeting for senior high school parents and guardians. Sana po ay okay kayo ngayon. This is already our, 11th month battling this pandemic and relatively almost a year
that we are on fully online mode and naipit sa transition to fully online yung mga students. Unfortunately, we do not have a choice right now but to deal with it as of the moment. So thank you very much for coming over for CyberLounge. Through this project, we aim to reach out to our parents and as our valued stakeholders in the education of our grade 12 students. This morning, we met the grade 11 parents and hindi po kami nabigo sa aming expectations na maraming mga clarifications, maraming concerns about the second semester. I hope by attending yung mga parents po natin sa grade 12 ay bagamat nandito na tayo sa last semester ng mga students ay mataas pa rin yung ating energy and the spirit to improve the conduct of online learning and ultimately to improve our students in general in terms of knowledge, skills, and attitude. There are a lot of topics that we need to talk about, and unfortunately, in as much as we want to host a face-to-face meeting with the parents, we are currently restricted to open the campus for gatherings like this. And since nasasanay na naman tayo sa new normal, we conceptualized the CyberLounge to reach out to the parents. And I think this is already the third CyberLounge series that we organized since August last year. And so far, we are getting a positive feedback from the CyberLounge primarily because the comments, the inquiries of the parents that we are getting from this session are actually used by the coordinators, the faculty members, the administration of MCL in improving our service delivery to our students. So I requested the two coordinators from the senior high school, Ma'am Edmelia Tandang of the Languages and Research and Ma'am Cesaya Betoy of Humanities and Social Sciences to co-moderate and co-facilitate the session this afternoon. And we will be talking about relevant issues about the remaining semester for the grade 12 students as far as other topics that you might be interested such as graduation, processing of requirements for college application, program offerings of MCL if you want to continue the grade 12 students' education by entering our college programs. So pwede po nating itanong lahat yan mamaya during our open forum. For the meantime, we'll be talking about the plans of the senior high school on how to roll out the second semester. And when we opened the school year, last first semester, maraming mga feedback, maraming mga challenges na na-raise from the student council, from the parents, and we made it a point that it will be integrated in our plans for the second semester. And this is our assignment last semester to present to the parents our plans and also to get your feedback on how we can improve the services. And that's something that we can assure you that we are listening to the parents or our other stakeholders. And hopefully through the CyberLounge, we will be able to fine-tune the areas that need improvement for instruction in other areas of the senior high school. So thank you very much to the parents for sparing 1 to 2 hours of your time this Saturday for this CyberLounge. And hopefully, ma-fine-tune nga natin yung mga certain areas of the senior high school na alam ko naman na priority din ng ating mga parents. Okay? So if you have questions and clarifications, please feel free to type in your concerns in the live event Q&A. Okay? So may nauna lang nagtanong dito. Are you accepting already for grade 11? Yes po. If you go to the MCL website, nandun po yung ating open admissions portal. So yun po yung step 1 in applying for Malayan Colleges Laguna Senior High School. I'm referring to incoming grade 11 students. And at this early, I would like to break the good news that
We are in open admissions again for academic year 2021-2022. In response to the restrictions of the government on mass gathering, we will also be deferring the conduct of admissions examination for new students. Kaya po ang tawag ay open admissions. They can proceed with the application and later enrollment, and we will be happy to open the doors of MCL, of Mapua School, to our new breed of senior high school students for the next school year. And we would also want to thank the parents and the students of our grade 12, actually pati yung grade 11 students, for helping us in spreading the news about Malayan Colleges Laguna Senior High School and also the college programs. And these are very valuable to us. Maraming salamat po. And sana yung ating partnership on how we can improve the senior high school and our program offerings will continue. So magandang hapon po sa ating lahat, and I will now turn over the virtual floor for the discussion to our two coordinators who will be facilitating our session this afternoon. I'll be joining again later for the open forum, as I would like to entertain questions from the parents. We try to limit po the discussion para mas maraming question and answer portion later. Also, mababanggit din siguro ng mga anak ninyo that around 80% of the things that we are going to discuss this afternoon were already covered in the homeroom orientation that we held last Monday. Meaning to say, ito pong forum na ito ay para ma-communicate naman sa parents yung same academic policies, procedures, and information that we shared to the students to make it a point that we are in a common page and common understanding about how we are going to do the second semester and the remainder of the school year. So thank you very much for coming over. Ladies, please take over the discussion. Maraming salamat. Again, that was Professor James Ronald O. Messina, the principal for the Senior High School Department. So, like what he mentioned, no, magkakaroon po tayo mamaya ng open forum. So, we encourage all the attendees to send in your questions through the live event Q&A chat box, and we are going to address the concerns later on, one by one. So, now, to present to us the plans on how we are going to roll out the second semester and some important reminders, I now give the floor, or the virtual floor, to Ms. Cesaya Ana C. Betoy. Thank you, Ma'am Ems. Thank you, Sir Messina. Good afternoon to everyone. Good afternoon to our dear parents and students, and also the teachers watching this. So today we are here to know ano po ba yung ating i-expect for this second semester. So for this one, I will be discussing yung mga online learning guidelines, class schedule, the role of the homeroom advisor, also the academic calendar, completion of C1, C2 grades, and the senior high school week. Also, the assessments and grading system, and yung mga other matters like the work immersion and some guidelines po. So, let's start. So, for our class schedule, siguro po dapat nakita ninyo or napakita na po sa inyo ng inyong mga estudyante yung schedule po nila for this semester. And there are three colors or three codes. Color codings na makikita po natin doon. So we have the yellow, orange, and red. So the yellow, we have the for the synchronous. So later I will discuss ano ba tong synchronous na to para po ba saan ito. And also the orange for the asynchronous, and red for the digital period. All right. So for completion of C1 and C2 grades. So, dahil enrollment po natin ngayon, the students are really encouraged and advised to
email the cluster coordinators. Kasi po, if they have C1, especially if they have C1, ang ating ano po dyan, ang ating procedure ay for them to wait for the schedule, which will be on week 8 of this semester, March 8 to March 12. It will be posted and announced sa mga BBL courses nila ng kanilang mga course instructors, and also we will ask the help of the advisors. And upon completing or passing the task for the C1, a grade of 75 will be given to them. And then once they get that score or grade, saka lang po tayo magpa-process ng completion form, and a 50 pesos of completion fee will be billed to the students. Ayan. Next naman po ay ang ating C2. So for the C2 naman po, the students need to email yung mga cluster or course coordinator po nila ng strand nila for them to be assisted, kasi kailangan po sila mabigyan ng guidance kung, and also the forms as they enroll the C2, yung mga remedial courses nila. So ang mangyayari po dyan is they will be receiving an email, and sa email po nandun po yung mga forms that you also need to sign, and also you need to submit together with a copy of ID para po at least aware po kami na alam po ng mga parents yung pag-enroll po ng bata sa remedial course. And then pwede niyo pong bayaran ito or it will be billed sa mga bata. And then the students need to attend and accomplish yung mga task na ibibigay during the remedial session or remedial class. And then once they earn a passing score, they will get 75, a grade of 75, at iyon po ay ipaprocess. Next, let's discuss the synchronous, asynchronous, and digital. So for the synchronous, this is real-time or online learning. Oh, I'm sorry. Online learning siya, okay, as scheduled in the courses being taken by the students. So they need to attend to this. Ang asynchronous naman natin, ito yung orange, yung 2 hours or 1 hour sa kanilang courses per week. Self-paced, where students may take the course activities during their preferred time. So the teacher is available during the class period to direct asynchronous activities without real-time lecture. So, dyan po, maaasahan ninyo yung mga video yung mga pre-recorded video lectures, yung mga reading materials, mga tasks, ayan. Digital hour naman, an online or distance education that happens in real-time or set class time. Okay, so for synchronous session, this is done once a week. Punctuality in attending synchronous classes is a must. Ayan. So synchronous meetings will be used for lesson discussion, deepening sessions, and consultation. So the scheduled synchronous meetings are to put to calendar and announce at least 1 day before the scheduled class. So we already informed our students to mark the calendar para hindi po makalimutan. And also we announced naman on BBL announcement yung mga scheduled synchronous classes. So we follow a structure, yung 10:45-5. Yung 10 minutes, ito yung syempre to allot time for the students na papasok pa lang, or para at least yung mga nagkaka-encounter ng mga internet or mga technical things. And also, pwede rin gamitin yung 10 minutes for the prayer, welcoming remarks, mga reminders, ayan. Then, 45 minutes, this is for the lecture proper. And 5 minutes for the post-session survey, ito yung ano namin, it serves as a student's attendance. Then for asynchronous, ito po yung orange. So dun sa asynchronous, again, expect po na dito pwedeng video, pre-recorded lectures, yung mga video lectures. Pwede rin po mga task na kailangan po nilang i-accomplish. Pwede rin po during this time, nagsasagot sila. Ayan, so communication and engagement are very important. So make use, or the students
need to make use of the official online tools po namin. So first is the BBL course message. Ayan, direct message on MS Teams, and also they can use the MCL Outlook. For if in case na meron sila mga problems na nai-encounter during assessing the task or accomplishing the task, madali po nila mako-contact ang mga teachers. Then digital hour, ito yung red, ayan. So learning during the digital hour is self-paced. This one, pwede po kayo mag-expect ng extension. Kung hindi nila natapos yung task sa or during the asynchronous time, they can use this digital hour. Ito yung red doon sa schedule nila. Now let's move on to the role of the homeroom guidance advisor. So the homeroom advisors bridge between the students and the school. So kung may mga issue po, pwede po tayong lumapit sa mga advisors. Release to student announcements from senior high school principal and other MCL administrators. So recently, medyo tinadtad po namin ng announcement ang mga bata because of, again, the enrollment, completion of task, yung pagdating sa mga BBL issues. Ayan, yan po yung mga ginagawa po namin, lalo na nitong recently. Receives queries from students and or parents and forwards these to the principal and or other concerned MCL. So we also collect responses, kami po mga advisors, responses to these announcements or may mga concerns. Ayan, kinokollect po namin yan and then we submit or we relate to the concerned MCL admin. Another is we assist in the day-to-day academic and non-academic concerns of students and also receives and or gathers from students in their sections the concerns that they want to express and to the school personnel or who would best help address these needs. And also, we identify who needs guidance and counseling. And very important po yan. So, may mga times po na meron kami talagang mga nire-refer sa guidance and counseling na we believe na kailangan po nito. And also, we monitor, record, and report yung attendance naman po ng mga bata sa advisory classes. Also, for the advisors, advises or advises students on specific needs and situations. So may mga times po na humihingi kasi ng assistance ang mga bata. In example, yung mga disciplinary cases, ayan. So nag-a-assist din po kami. Also assist in the day-to-day operations and key events of senior high school department, especially nitong last time na meron po kami senior high school, CGC Senior High School Week. Assist the senior high school principal in designing and announcing of the schedules of major assessments. So, ayan. So, talagang tatadta rin talaga ng announcement ang mga bata, reminders ang mga bata, especially when it comes to major assessments. Like that, yung mga performance tasks, yan, yung mga exam dates. Speaking of assessments, ito. So, for the assessments, no single attempt both for minor and major assessment. So, lahat po tayo ay more than one ang attempt. So, talagang merong chance, may opportunity to improve the score. Minor assessments are available at least 2 days. So, 2 days and more. And for the major assessments naman, like performance task, kasi ito ay medyo malaki ang weight nito sa grade, ito ay available for at least 1 week. And major assessments such as written exams or long tests, ito naman po ay open for at least 2 days. Now, for grading system, ito po yung, this is as per DepEd Order number 31 Series of 2020, ang grading system po ng mga bata, we follow yung written works na 40%. Again, ito yung pinaka-general, but it depends on the courses. Kasi may mga strand po na iba yung paghati ng kanilang grading system. But all in accordance sa DepEd order. So in general, written works is 40% and performance task is 60%. So students need to get yung raw score
na 60 or the transmuted grade, which is 75. So, dito ay transmuted na po, 75 to 100, the passing. And if they get below 75 to 72, that is for C1 or completion. Ito po yung removal exam that they need to take. And if they get lower than 72, ito po yung they need to enroll in a remedial class. Now, for Senior High School Career Week, nangyari po yan, yesterday was for grade 12. So, to give them guidance and support as they choose the right career after senior high school. And also, grade 11 had their career week nung, or webinar nung Thursday. So, ito po yung important things that we also need to remember, the academic calendar. So, we resumed our second semester nung January 20th. And third long test po natin. So, hindi po sabay yung ibang mga strand na medyo mahirap. So, yung science lang, res PE, ayan, they will have the third long test ng February 15 to 17. Then, after that, the following week, February 22 to 24 for math, UMS, ABM, and TBL naman. Yun naman po ang kanilang third long test. Then March 8 and 12, as I mentioned earlier, ito po yung removal exam week natin. So the students will also be reminded of this for those with C1 para at least po makomplete na po nila, lalo na po sa graduating students natin. Third quarter grade consultation, ayan, for both grade 11 and grade 12, this is very important. Kasi po, lalo na po sa mga graduating students po natin, para maiwasan po yung mga incorrect scores or grades na na-encode. So, maganda po na during the third quarter grade consultation, they avail of this. This is asynchronous naman po. This is synchronous. So, the teachers can discuss or they can raise their concerns agad-agad if may mga errors sa pag-encode ng grades or may mga hindi na-record pero napasa naman ng bata, yung mga ganong bagay. Next is the fourth long test. This will be for grade 12. So, medyo mauuna po ang grade 12 because of the clearance and also yung kanilang for clearance and preparation for graduation. I'm sorry about that. So, ang kanilang fourth long test will be April 21 to 23. Fourth long test for grade 12 naman for science, Langres, and PE. So, kanina iba po yung kanilang long test. Math, UMS, ABM, TVL yung kanina. Pero for the April 28 and 30, ito naman ay science, Langres, and PE. Then, iba naman po sa grade 11, May 5 to 7, ang kanilang fourth long test. Pero ito, during this time, submission naman po ng performance test ng mga grade 12 students natin, May 5 to 7. May 10 to 13, fourth quarter grade consultation naman, and clearance ng grade 12. So again, they need to avail this, they need to attend para po ma-address yung mga issues na na-encounter nila as for the grade not to be affected. Ayan. Fourth long test ng grade 11, science, Langres, and PE. Then, submission ng performance test for grade 11, May 17 to 21. And then, ang clearance naman for grade 11 and fourth quarter grade consultation will be May 24 to 26. Ayan. So, other matters. Work immersion for grade 12. So, the work immersion, again, ito po ay base po sa DepEd order or sa DepEd. So, ang work immersion po nila ay mahati sa three phases. We have the pre-immersion. Ito pong stage na to, intended po siya for a series of webinars. In these webinars, madi-discuss po yung mga eminent workplace topics that everyone needs to understand. Then, during the immersion proper, students are given tasks and activities na design naman po related or in relation to their strengths or specialization. So, hindi po pare-pareho yung activities ng mga bata. Then, post-immersion po, time allotted for students to complete the requirements
to be included in their portfolio. Ayan. So they will be given time to complete their portfolio and then this will be submitted to their work immersion advisor. So for academic policies, ito po. Attendance and punctuality. Ayan. So students are required to attend sessions regularly and on time. Especially, ito po ay during synchronous class. So the following are the valid sources of attendance data. So participation in synchronous classes, and so submission of course activities as scheduled, and submission of students' quick survey on the conduct of online learning. Then, also the following interventions will be handled for students with poor attendance and performance in online classes. So, andyan po yung online conference with the student regarding the consistent absences incurred or regarding the low performance. And also, we refer to the CGC or the Center for Guidance and Counseling. And also, we have online meeting or discussion with the parent regarding their attendance and performance. Learning platforms. So our official learning management system is the Blackboard Learning, or BBL. So this will cater to the students' needs during online classes. The modules, the lessons, the tasks, and other learning materials in their enrolled courses are expected to be uploaded. So nandyan po sa BBL, naka-upload po yung mga materials na need nila for easy access. Aside from BBL Collaborate in the conduct of synchronous sessions, we also use yung mga acceptable platforms such as Microsoft Teams and Zoom. So for the Code of Conduct and Disciplinary Matters in Online Learning, so the MCL Policy on Academic Dishonesty and Other Violations against Academic Integrity are in place in the conduct of online learning. So therefore, students, upon the submission of the assessment task, recognize and affirm to abide by the honor code. So later, I will show you what the honor code is. Students who have personal knowledge of any cheating activity or leaking or of sensitive information that could compromise the integrity of the assessment and the academic system in general are highly encouraged to send email to our senior principal via the email seniorhighschool@mcl.edu.ph. Okay. Then student services po, ayan, malapit na tayo. So we need to remember these email addresses po if we have questions about the membership to recognize student organization, andyan po yung SAO, Student Affairs Office. If you need assistance on personal well-being, social and mental health, nandyan po ang CGC natin or ang Center for Guidance and Counseling. Andyan din naman po yung mga, if you want health-related consultation via email, andyan po ang ating clinic, yung health services and wellness. And also, we have for the lab, laboratory resources, and the CLEAR for the online books. Then, this one is the honor code. And so, securing the integrity of assessments and honor code. So, students recognize that there are certain limitations in the conduct of online learning of which it is expected to them to learn and finish their task with minimal supervision. So it is therefore encouraged that students keep record of the successful submission. Kasi nga again, may mga times po talaga na hindi nagiging successful 100% yung pagsasubmit ng mga task, like submitted on the part of the student but hindi na-receive naman on the part of the teacher. So, it is really advisable for the student na mag-keep ng mga record, like for example, the screenshots or email notifications or snipped image, screen capture, etc. ng mga documentary evidences niya. So, this will aid the students in confirming their scores
and for whatever purpose it may serve in the future. So this is the honor code. So in the spirit of excellence and virtue that Malayan Colleges Laguna Amapua School adheres to its motto, I would like to confirm that all submissions in accordance with any academic exercise is my original work or composition. So I also pledge not to engage in any form of academic dishonesty and in any all academic activities at this time of learning in the new normal. So given the fully online setup of the academic term, I also commit to uphold integrity in all academic assessments and that I will not tolerate academic dishonesty and that I will endeavor to contribute in stopping such unfair and immoral act by reporting any act of dishonesty to the proper school authority. So ito yung nilalaman po ng honor code that whenever they submit their work, ito po yung kanilang pinipledge. Great consultation. So again po, as mentioned earlier, the students are highly encouraged to regularly check the Blackboard Learn Grade Center. So all the raw scores are posted on the Grade Center. Class standing is posted on the Grade Center. So talagang if there are discrepancies na nakikita yung mga bata in terms of their scores, in terms of the task na nasubmit nila na hindi nagradean, they can always raise this issue sa kanilang course instructor through the attending the grade consultation. Or even hindi pa grade consultation, they can always tell them and their instructors. Pero yun po yung isa kasi sa mga objectives ng grade consultation. And this is scheduled on March 29 to 31, 2021 for the third quarter. Ayan. So this is for both grade 11 and grade 12. And then for the fourth quarter naman, again po, mauuna po ang grade 12. This will be on May 10 to 13, while for grade 11, May 24 to 26. Ayun. Again, students will also be notified and it will be announced naman on BBL announcement board. So, mid-year remediation program. Ito. Subject to the approval of the Department of Education, remediation programs may be scheduled during the mid-year term of the current school year. So, this program is available upon request and once applied by the student, it will be subject to the advising of the cluster coordinator and approval of the principal. So the program intends to give opportunity for the irregular students, those with academic deficiencies, to take the pending course requirements and gain credit to the course so that they can be regular students the next school year. Graduating students are also prioritized for remediation classes. So it will be a six-week program. And this will run from June 15 to July 31. So this has another set of guidelines that will be issued by our senior high school principal. And these are the email addresses na you can, if you have concerns, especially about the strand of your or the subjects ng inyong mga anak, pwede nyo po silang i-email para po ma-address po kaagad yung inyong mga concerns. And that's about it. Thank you very much. Back to you, Ma'am Ems. Okay, thank you so much, Ma'am Cez, for the presentation and discussion on the important matters for the second semester. So, we are now going to move to the question and answer or the open forum for this Cyber Lounge meeting. Together with me are the coordinators and the principal, Sir James Messina, to answer the questions. So in our live Q&A chat box, some questions have already been addressed, but we are still going to address it to you again online, okay, for everyone's reference po. So, here's one question from a parent. Why 75% mark, which is referring to the C1 and C2 grades? So why not the real performance marks? This 75% will pull down the good grades and affect the overall average of the students. Okay,
To answer this question, we'd like to call in Ma'am Cheryl Zarate, the Math Cluster Coordinator. Hi. Hello, good afternoon po, dear parents. Good afternoon, Ma'am M, Sir James, and Ma'am Cez. Sinagutan ko na po siya dito sa chat, but I'll just reiterate my answer. So technically po, the C1 and C2 grades are sort of a temporary grades given to the students. So kasi ang C1 po ay equivalent po yan sa 72 to 74.5 and yung C2 naman po ay below 72 ang equivalent po niyan na grade. So instead of immediately reflecting the failing grade of the student, nilalagay po natin yung C1 or yung C2 grade as a temporary grade para po mabigyan ng chance yung student na makapag undergo nung needed na intervention. So depende po yan kung ito po ay C1, removal exams po yung intervention, and pag C2 naman po, remedial class naman po yung intervention, wherein in the remedial class they will also be taking an assessment, and if they pass that assessment, tsaka po sila makakakuha ng passing grade na 75. So ayun po, instead of reflecting or instead na i-report na po kaagad na failing, bibigyan po ng intervention, and then pagka nag-okay po sila dun sa intervention, i-reflect po yung passing grade na 75. Ayun po. Instead na kung outright fail po kasi yan, i-retake nila yung course, pero lalabas po sa record nila na meron silang failing mark. Ayun po. So I hope I was able to answer that. Yeah, thank you. What other concerns, Ems? Okay, another question here in our Q&A chat box. Are you giving copy of the modules and things to accomplish to parents? Sige, sabitin mo na kay Remy yan. Okay, technically po no, because the modules are designed for students. But if you wanted to see the copy of the modules, all these modules naman po are uploaded in Blackboard Learn through your children's accounts. So you can always access the BBL courses of your children if you wanted to see the modules that are given to them. So as to the things to be accomplished, naman po, okay, the syllabus is already provided. The syllabus contains all the tasks, assessments, and topics that will be covered for the entire second semester, as well as the important dates to remember, including the submission dates. So if you really wanted to see an overview po of the second semester of your children in their specific courses, you might want to refer to the syllabus. So as of now po, we're still in the works of having the copy of the approved syllabus uploaded in their BBL, but your children will be notified once the syllabus or the final copy of the syllabus will be uploaded. So yun po yung answer para sa question na yun. Okay, ano pa yung other concerns? We have here, kapag may synchronous class po ba, required ang teacher na i-record ang discussion nila for a certain lesson for the students na na-miss ang class or kahit sa mga students na gustong pag-aralan ulit ang lesson. So, Cheryl already answered here. Yes po, Sir James. To answer that po, yes, teachers are required to record their synchronous sessions and post a link of the recording or the recording itself in the BBL class. Ayun po. Ayan. So, definitely po. Actually, wala naman yung wala naman yung additional effort for the teacher. So, kung magla-lecture din lang naman siya ng synchronous, i-record na niya yung session so that later on, pag nag-asynchronous yung bata,
nagagamit niya yung recording na yon for review purposes. And gusto ko lang i-emphasize the reason why we are managing the conduct of synchronous and asynchronous class sessions is actually for equity consideration. So, ayan yung matagal ko nang pinapaliwanag sa mga magulang na nung mag-transition tayo sa fully online nung March, nung April, nung May, ang sinasabi ng mga magulang at ng mga estudyante ay academic freeze. Kasi hindi sustainable yung online classes, walang maayos na internet connection sa bahay, walang laptop, tatlong magkakapatid, dalawa, isa lang yung laptop na pinagsisharean, and all other things. That's why that is the decision of the management to consider, actually, for equity consideration, nililimit po yung mga synchronous classes dahil ang mga sinasabi ng mga estudyante, matakaw sa bandwidth, diba? Tanongin niyo po yung mga anak ngayon, yung mga sinasagot nila sa amin sa survey na tatlong beses, nung April, nung May, nung June. Kaya sabi ko nga po sa mga guro, nagbabago ang panahon. Medyo mabilis lang kasi 3, 4, 5 months after, medyo iba na po uli yung tono ngayon ng mga students and parents na ang sinasabi ay hindi effective yung hindi nagsisynchronous. Ako, inuunawa ko na lang eh. Siguro ang iniisip ko ay siguro nagkaroon po siguro ng upgrade ng internet service o meron na siyang internet ngayon. Kaya gusto nang mag-synchronous classes. That's why we told the teachers, we stick to the policy of equity consideration. And let's make it a default that synchronous classes will be conducted once a week. And if ever there are students who are having difficulty with catching up with the lessons, kaya po merong asynchronous sessions na pwede niyang i-avail or kumuha siya ng, mag-avail siya ng consultation sa kanyang teacher. And sabi ko nga po, hindi tayo lahat mag-agree dyan sa bagay na yan. Okay? Hindi tayo mag-agree dyan sa ganyang klaseng teaching method. Unfortunately, yun lang po yung meron tayo ngayon. Diba? So, and we have to consider the plight of most of the students na nahihirapan din na dire-diretso yung klase. And I hope everybody is aware that in October 2020, the DepEd released the advisory on the maximum screen time that the students will be exposed to online learning on a daily basis. Parang sa grade 11 or grade 11 and grade 12, ilang oras ba? 6 hours per day. Diba po? And the psychologists are emphasizing that. Kayo, baka nga na-observe nyo na rin yan eh. Na yung mga bata po, pag sobrang babad sa screen, mainitin ang ulo, sumasakit ang mata, nagkakasakit, nabobored, and things like that. And that's the reason why we are calibrating the schedule so that even the synchronous sessions will be managed accordingly. And that is actually, again, for equity consideration, and the other one is for us to adjust on the many regulations that the government is saying on the conduct of classes. So, yun po yung gusto ko ipaunawa sa mga magulang na ako po ay nagtuturo din, kung ako tatanungin ninyo, mas madaling mag-synchronous classes. Bakit? Kasi pag ni-roll out kaya ng isang oras, yung lecture na yon tapos na. Kung umattend yung mga estudyante dun sa lecture na yon, bago matapos yung klase, nagkaintindihan na kami, tapos na yung obligation ko for the class. Pero hindi po ganun sa asynchronous. Sa asynchronous, pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa na magko-consult yung mga bata at pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa din tuturuan yun ng teacher. Diba? Ngayon, ano naman po ang problema? Pag nag-synchronous yung nga, pero ilan yung nandoon? 4 na estudyante, 5, magsisimula ng 25, magiging 15, then ang sasabihin ay nawala ng connection, nag-brown out, and many things like that.
So mahirap din po yung kalagayan ng eskwelahan at saka ng paaralan dyan sa bagay na yan. Kaya ang gusto po namin sabihin ay, while the school is adjusting the policies and procedures as part of the new normal, let us try to inform also the students about the adjustments na kailangang gawin. Otherwise, hindi po natin ito maitatawid. Diba? At makakatiyak din po kayo dyan na ako, when I assumed the principalship in October, my first initiative was actually to scout the other schools on how they are doing online learning. And nakikita ko po na ganyan din naman yung kalakaran. Synchronous and asynchronous. And basically, yun yung adjustment natin in the new normal. Okay, so sana po ay naipaliwanag namin yung tungkol dyan sa synchronous na yan. Definitely po recorded yan. Another one is, for this semester, our teachers, as part of continuous quality improvement, we will require them to submit copies of their recorded videos. Okay? So, sige, dun muna po. Thank you, and Ems, you may proceed. Thank you, Sir James. Okay, our next question here. May I know kung ano po ang equivalent ng grade ng E and VG? Wala kasing nakalagay sa 1MCL. Okay? So, yung E corresponds to grades from 95 to 100. Tapos, yung VG naman po ay grades from 90 to 94. Hello, idagdag ko lang Ma'am Ems, yes, and po. Dear parents, yung letter grades po na nakikita natin, these are given to the life skills courses. So para additional information din po, hindi po ito kasama sa computation po ng GWA ng students po. Ayun. Thank you for that, Ma'am Cheryl. Okay. So, what other questions do we have here? Okay, we have here a question. Paano po ang graduation ng mga grade 12 students? At magkakaroon po ba or kahit graduation picture man lang po? Okay, so let me answer that. So, nakakalungkot nga po na yung batch 2020 na call off yung graduation nila. I'm not sure if it was communicated to you, yung reservation po sa venue ng graduation, which is PICC, ginagawa yan 6 months before. So, for us, on that particular graduation ceremony, we reserved it as early as December 2019. And that reservation was called off because of the pandemic, okay? And if you are aware, yung PICC po ay ginawang quarantine facility, yung tent area, yung PICC forum. So, that was very abrupt that the management decided in the interest of safety and the public health not to organize and to hold a graduation at the time. And ulit, ayan din po yung sinasabi namin na kami naman ay nakipag-usap nung June at July sa mga magulang at tinanong namin, gusto nyo ba ng graduation? Ang sinasabi sa survey, wag na, pandemya na nga, ay graduation pa ba iisipin natin? Yung graduation picture, ano ang sabi ng mga parents? Ano yan? Papipicturan niyo yung mga anak namin? Ayoko, lalabas ng bahay, pupunta ng MCL, magliliteratuhan. Yung mga brush na ginagamit sa makeup, pasa-pasa, yung togang sinusuot for the grad photo, salin-salin, pasa-pasa. Baka dyan magka-COVID yung anak ko. And those are all well noted, those are all considered, and those are all factored in to arrive at a decision to call off the graduation in 2020. Okay?
So ngayon po ay mukhang iba na ulit ang kagustuhan ng mga tao at sinasabi na minsan na nga lang gagraduate ng senior high school, mahal-mahal ng ginastos, wala man lang graduation na magaganap. Kaya sabi ko, ayan, kasama yan dun sa surpassing the limits of the new normal. Dapat flexible ka sa kagustuhan ng mga tao. That's why I'm very happy to announce that MCL decided to have a graduation for this batch. Okay? Ang next question dyan ni Mother, nakikita ko na yung ngiti ni Mother. Ang sunod na question dyan ay, paano gaganapin yung graduation? Actual po ba or virtual? O, yan po ngayon ang hindi natin masagot ngayon categorically. Kung papayagan ng gobyerno, specifically the IATF, to organize a graduation, given compliance to certain health protocols, health and safety protocols, we will have it physical and actual graduation ceremony. Pero kung hindi, ay gagawin po natin virtual. Okay? So, yun po ang decision ng management for both college and senior high school. Ang follow-up question, paano yung graduation picture? Yan po kasi ang naging challenge nga nung isang taon para mailagay natin sa tamang konteksto ang usapan. Yung pagdidesisyon na huwag mag-graduation ay hindi dahil tinamad ang kung sino man. Di ba po? Yung po ay may pinanggagalingan na bukod doon sa public health and safety ay paano naman sabi, bakit hindi mag-virtual graduation? Kung issue yung health and safety, bakit hindi mag-virtual? Tandaan po natin na pumutok ang pandemya at nagdesisyon ng gobyerno na mag-lockdown. Magla-lockdown ng March 15, in-announce ng March 12, March 13 ang pasukan ng MCL. So, kaya nga nangyari doon, isang araw pa lang pumapasok yung mga bata, biglang nagsuspend na ng klase. At yun po ay yung last trimester ng senior high school na wala pa silang graduation picture dahil magaganap pa lang dapat ng April. So, yun po ang sagot, paano tayo magbe-virtual graduation nang walang graduation photo. Okay, kaya ngayon po ang gagawin natin, tatali naman ang interest natin, lalo po yung mga anak ninyo, magkakaroon po tayo ng virtual graduation. Asahan nyo po through the advisors, we will announce a certain set of guidelines on the submission of formal photos of candidates for graduation. So, magpapasa kayo sa amin ng mga formal photos ng mga bata at yun po ang i-edit natin, ilalagay natin sa toga para yun ang gagamitin natin sa virtual graduation. Okay po ba tayo doon? So, yun lang po ang magagawa natin ngayon. Kung gusto nyo po ng formal na graduation photo, ito naman po yung recommendation namin dati pa. Marami naman po mga studio na pwede nyo puntahan para magpa-graduation photo yung mga bata na kanya-kanya. Bakit kanya-kanya? Tinatamad ba ang MCL? Hindi po. Kanya-kanya po kasi ang dami nga pong preference pagdating sa bagay na yan. May isang grupo na nagsasabing health muna and safety first. Meron naman nagsasabi na minsan na nga lang graduate, wala pang moment. So ang hirap pong tayuan yung ganyang klase na pag nagbigay ng decision ng eskwelahan, sasabihin naman nagiging pilitan at naisa sa alang-alang pa yung mga ganong bagay, pandemya na nga. So, kaya po, ganun ang adjustment na pwede natin gawin. Yung institutional event, which is the virtual graduation, we will do that, but ang limitation po nun, I will be using edited photos and we will be requesting the cooperation of the parents and the students to submit formal photos. Okay, so ang sure po ay may magaganap na graduation for this batch. Okay, meron ba akong naiwan na tanong dun sa tungkol sa graduation? Ayan, paano po ang graduation ng grade 12 students? Magkaka-graduation po ba? Yes. Magkakaroon po ba ng graduation picture? Meron po, pero ito po ay hindi i-organize ng school. Okay, sana po ay maanawaan natin ang desisyon ng eskwelahan na ayaw natin maging dahilan na para ang mga tao ay ma-expose sa sakit dahil nagpuntahan sa studio, di ba? Ginamit yung mga toga, napasa-pasa, na-expose sa virus, umuwi ng bahay, may mga taong may comorbidities doon, nakahawa. Pagdating sa social media, pagdating sa usapan, bakit nagkaroon ng COVID yan, sasabihin nagpa-picture. So, napakasaklap naman nun
na yung isang pangyayari na dapat masaya tayo dahil graduate, may graduation photo, ay naging dahilan para maging malungkot tayo dahil naging cause ng ano ng infection ng COVID. So yun po ang paliwanag dyan. Yun po ang paliwanag dyan. Hindi po yan, masakit po sa amin na hindi conduct yan. Pero lilimitahan po natin ngayon as part of our adjustments in the new normal. Okay? So yun po. Meron pa ba mga concern? Ito nga, i-take note natin ito. Baka hindi natin nakakapture ito, coordinators. valid po itong concern na ito, paumanhin kung medyo na mamimiss out ito. May advisor din po ba ang transferees? Meron, si Nicole, si Miss Nicole. Ito na sa harapan ko. Kaya lang, baka hindi pa nahahanap yung mga transferees. Pakireplyan, Miss Nicole, pakibigay yung email address mo para sa mga transferees na nandirito, tama yan. Pwede nyo naman kaming i-email, actually, pag kayo ay pili nyo, nalulungkot kayo at naiiwan. Ayan, pwede nyo kaming i-email dahil para mahanap din namin kayo. Kasi mamaya, naghahanap pa tayo, hindi namin kayo mahanap din. Tapos, hinahanap nyo din pala kami. So, please email us para mas dumali din yung proseso natin ng communication between the administration and the faculty and the students. Why do we need to pay for the work immersion if the students will just be doing it at home? Kaparehas lang din po yan ng Res 04. Kaparehas din po yan ng Math 05. Ang mga courses po na to ay puro subjects, puro courses. Lahat po ito ay ginagawa din sa bahay. Lahat din po ito ay merong teacher na pinapasweldo rin, kaya po meron din siyang bayad. Diba? So baka po ang mindset natin ng work immersion ay hindi nyo na nga dinala sa company, nasa bahay na nga lang, tapos magbabayad pa ng tuition. Kasi po, course po talaga siya. So meron pong teacher na magpapacilitate sa kanila ng work immersion module. At tanongin nyo po yung mga graduate ng grade 12 dati, mas mura po ngayon kasi walang pass-on charges ang work immersion program. Dati po nagbabayad sila ng parang 4,000 or 5,000 na pass-on because the work immersion program is outsourced in a partner company. Actually, may ino-offer po yun na online program for work immersion. Ako na po ang tumanggi. Ang sabi ko po ay additional burden na yan to the parents. I-adjust na lang natin kung ano yung pwedeng i-roll out at ituro ng teachers by developing a more module for work immersion. And that is what we are going to roll out for the second semester. So yun po ang sagot. May teacher po yan na magpapacilitate nung course at meron pong module na dine-develop para sa work immersion program. Okay, so meron pa pong tanong dito, Form 137, kasi ito po yung reminder ko sa mga magulang. Reminders for all grade 12 students and parents na rin, guardians. Pakipasa po yung Form 137 or the permanent student record from your previous school. Dapat po yan ay maipadala na sa MCL. Because this is a requirement for application for special order for graduation ng DepEd. Kung matatandaan nyo po, ako natatandaan ko kasi, ako ang humarap sa inyo sa orientation ng parents noong 2019 as acting registrar at that time. And specifically, I mentioned requirement po yan, yung Form 137 tsaka 138. In-explain ko pa nga, nagbiro pa nga ako dyan eh. Hindi ko maintindihan bakit pinaglalapit-pilit ng DepEd yung numero ng 137 tsaka 138, kaya nagkakalituhan. Yung Form 137 po, permanent student record from grade 1 to grade 10. Yung pong Form 138 ay report card ng estudyante for every year level. Kaya nung kayo ay pumasok po dito, yung mga bata nung grade 11, ang pinasa ay Form 138 or the report card from the junior high school ipinasa upon enrollment. At binanggit ko po sa orientation noon na ang deadline ng DepEd as per Basic Education Enrollment Policy issued in 2018 ay every August 31 of the beginning school year. So, ang deadline po ng Form 137 ng mga bata na anak ninyo ay August 31, 2019 pa.
Okay po. So, ganun ka long overdue yung Form 137 na yon. Dapat na ipasa noong August 31, 2019. O, ngayon po, pinapaalala uli namin, kuhanin na po yan sa previous school. Ipasa na dito para wala tayong maging problema sa application for special order for graduation sa DepEd Regional Office. Okay po. So, para po hindi tayo malito, ang pinasan po noon ay yung report card ng high school. Ang kailangan po ay yung permanent record simula nung grade 1 ang mga bata. Okay, kailan po ang deadline? Ito nga, ako nga, huwag kayong malulungkot, huwag kayong maiinis. Chill lang tayo. Pag tinatanong ako dyan sa deadline, ayoko na magbigay ng petsa, binabaliktad ko na lang. Kailan nyo po gusto ipasa? Diba kasi nagbibigay po tayo ng deadline tapos inuusod natin ang inuusod for whatever reason. Kaya po yun, ang sinasabi ko lang po, pag yan po ay pinatagal natin ang pinatagal, hindi po kami makakapagpasa ng application for graduation sa DepEd. Mainit-init na balita, 3 weeks ago, kausap ko yung DepEd, ang sabi po ay, huwag nyo nang hintayin yung kulang. Ipasa nyo na yung kumpleto. O, so, yun po ang epekto niyan dun sa hindi makakapagpasa ng 137. Hindi po kayo mabibigyan ng special order from DepEd. As a consequence, hindi po namin mai-issue yung inyong transcript of records at saka yung inyong diploma kasi kailangan yun po ay ma-issue ng merong special order. Okay, so yun po ang epekto niyan. Kaya po gusto ko pong i-emphasize na ang deadline niyan ay August 31, 2019. Marami naman po, siguro mga 60 to 70% ang nakapag-comply. Meron naman pong 30%, 30 to 40% hanggang ngayon hindi pa nagsasubmit. Maraming rason. Nagsara yung eskwelahan, hindi makapunta, may sakit. Ngayon naman ang common pong dahilan, pandemic. Okay, so mahirap naman po pagka biglang hindi nyo makuha yung mga TOR at saka diploma. Tapos tatanungin nyo ako, Sir James, ba't ayaw nyo ibigay yung mga dokumento kasi yung pandemic? Ang hirap naman nun ng ganong sagot. Baka magalit po kayo sa akin. Diba? So, asikasuhin na po natin yung mga documents na yan para hindi tayo magka-problem later. Tama po kayo. Di po ba school to school ang submission ng Form 137? Yes! Tama po kayo. School to school po ang submission, ang transmittal. Pero ang facilitation at pagre-request, yan po ay dapat kino-coordinate ng bata o ng magulang sa dalawang rason. Number one, data privacy. Hindi po ibibigay ng eskwelahan sa kabila yung records ng dati nilang estudyante kung hindi ito lalakarin nung mismong tao o estudyante na may-ari nung records. Pangalawang dahilan po ay may maraming mga eskwelahan ang nagpapabayad ng Form 137. Kaya kahit kami po ay mag-email ng request kay School A, School B, School C, de-deadmine po yung request namin at ang sasabihin, papuntay nyo dito yung bata o yung magulang dahil may babayaran pa silang Form 137. Kaya pupunta pa rin kayo doon, daladala ninyo yung request, tsaka kayo mag-uusap ng school. Pag yung school po ay medyo hardliner, ang sasabihin niyan, kami na magpapa-LBC sa MCL. Yun ang sasabihin, kasi tama nga po kayo, school to school submission. Pero may mga school naman po, na kapag natanggap yung sulat ng MCL na ang nakalagay ay entrust to the bearer, inire-release yung Form 137 sa bata o sa magulang para kayo ang magdadala sa MCL. Okay, so yun po, tama kayo, by default, school to school, pero nagbago na po yung kalakaran na yan because of the individual policies of every institution. Sa MCL po kasi, mas stricto kami dyan sa school to school. Bakit? Kasi yung Form 137 po ng bata, sinisingil na namin yan sa graduation. Kaya pag nag-request yan dito ng Form 137 later, galing sa kabilang eskwelahan, wala na siyang binabayaran kasi nabayaran na. Okay? So, yun po. Salamat po doon sa mga nag-raise ng mga concerns na yan. At least nasasagot ko in public para po malinaw sa ating lahat dahil ang mahirap din po ay kapag nagtatanong-tanungan tayo ng mga sagot sa mga katanungan, minsan ay doon po gumugulo ang kwento. Okay?
So may tanong dito, siguro masasagot ni Mrs. and Ms. Ems. How many hours do they need to be online daily for formal lessons? Have you calculated the students need to consume, referring to research works, clarifications, and hands-on needed? After formal lecture hours, I encounter multiple research works with same deadlines for the students, which is impossible to attain. Medyo ramdam ko yung damdamin ni Mother sa bagay na to. Masasagot po yan ni Ma'am Ces at saka ni Ma'am Ems. Dalawa kayo. Ayan. Sige, go ahead, Madam. Okay po. So, thank you po din sa question niyan. Actually po, nung kami po ay nagde-design na ng mga assessment ng mga tasks, especially yung syllabus po, sa cluster po namin, sa Humanities and Social Sciences, nag-usap-usap po talaga kami para po hindi sabay-sabay at nilimit po namin yung mga task na ibibigay po namin sa mga bata. Whether ito ay reflection paper, kailangan yung, pagdating po sa reflection, say for example, magsusulat sila ng essay, kailangan po talaga, pinag-usapan po namin kung ano yung limitation para hindi po namin, para hindi naman po masyadong overwhelming pagdating dun sa part ng bata. Kasi syempre, may, alam po namin na meron pa po siyang ibang mga task na kailangan i-accomplish sa ibang mga courses. So talagang pinag-usapan po namin sa cluster yan. And then, after po nun, pinag-usapan naman po namin mga coordinators. Kaya nga po, kung napansin nyo, when I presented the calendar kanina, na hindi po namin pinagsabay-sabay yung ibang mga exams. Baka na, share natin ulit. Pakita natin yung sample schedule. Ma'am Nicole. Ayan, sige, go ahead lang, Ces. Okay, sige. Propose namin. So, pinag-usapan din po namin ng mga coordinators para hindi po sabay-sabay at hindi, yun nga po kasi para maiwasan po namin na for one day and that sunod-sunod yung kanilang task na kailangan i-accomplish or in a week, masyadong marami yung kailang, yung task na kailangan nilang i-accomplish. So, talaga pong pinag-usapan po namin yan. Ma'am Ems? Ayan yung sample schedule, oh. Ayan po. So, kung mapapansin nyo na po, dito sa schedule na to, kaya po hindi sabay-sabay din po yung mga, or limited to 6 hours or 3 hours, yung 3 hours lang pala, sorry. Limited to 3 hours or 4 hours yung mga synchronous classes namin. Kasi po, yung 2 hours na asynchronous at 1 hour na digital, talaga pong binigay po namin yan para dun sa bata na ma-accomplish yung task niya for that particular course. So, hindi po talaga nagkakasabay-sabay. Hello, Ma'am Ces. Yes, Ma'am. Go ahead. Cheryl po. Dagdagan ko na lang din, and siguro to answer na din po yung isang question dito, how do you handle difficult subjects? For example, math that requires more hands-on supervision. So, tama naman po na may mga estudyante po talaga na kailangan ng supervision sa pag-iintindi o sa pag-learn ng mga concept. Hindi lang po siguro sa math. Baka depende po kasi sa estudyante kung ano yung course na nahihirapan sila. Kasi may mga estudyante naman po talaga din na madali sa kanila ang math pero yung ibang course mahirap and vice versa. So, as you can see, as presented by Ma'am Ces, dun po sa scheduling natin, di ba, meron po tayong 1 meeting for synchronous and 2 meetings for asynchronous. So, sa synchronous, well, for us in the math cluster, we will really try to explain everything there as thoroughly as we can, yung mga concepts na kailangan talaga din nilang matutunan. And then the asynchronous period will be used for exercises. Kasi ganun naman po talaga sa math, kailangan po talagang mag-practice ng mag-practice. And dito po papasok yung lagi nating sinasabi, communication is key. So during the asynchronous sessions, naka-online naman po ang mga teachers. So syempre hindi naman po namin malalaman, unlike po dati na pag face-to-face tayo, nakakapag-ikot-ikot po ang mga teachers to observe kung tama yung mga ginagawa nila sa mga exercises. But for now, hindi po talaga namin nakikita yon. So very important po sa amin na
yung student po ang mag-reach out sa amin, makipag-communicate, ma'am, nahirapan po ako dito, paano po ba sagutan ito? Hindi ko po masyadong naintindihan yung sa lecture ninyo. Then, we will intervene. We will definitely respond to that po. So, yun lang. Thank you, Ma'am Cez. You may continue na po. Thank you, Ma'am Shari. Si, baka po si Ma'am Ems meron pong i-add. Yes po. In addition po dun sa na-mention ni Ma'am Cez, na we are trying to, as much as possible, consolidate all the activities para limited lang po yung gagawin ng bata. We also make it make sure that we are aligned with the MCL-SHS or the Most Essential Learning Competencies provided by DepEd. So we all know that shifting to the fully online learning mode would also be difficult for our students. That's the reason po why DepEd provided these Most Essential Learning Competencies, also to cut down po to the most essential topics lang for every course. And also, we make it to a point po na sapat yung 4 hours a week ng mga bata to accomplish everything. We even give extended learning time for students na medyo mahirap yung activities. We give them not just 1 week but 2 weeks if needed. So, ayun po. Okay. So, na-answer, nasagot naman yung tanong. May mga concerns about Form 137, kaya maganda itong cyber launch ito kasi nai-integrate yung mga issues and concerns sa ibang mga students and also with the servicing units of MCL, aside from the academic-related concerns. So, may nag-request mo dito na pwede bang... Ang nire-reply ko kasi ay, better check with the registrar's office. You can email po Ms. Monica Salandanan. I posted the email address here. Para matanong ninyo kung yung bang previous school niya ay nagpasa na ng Form 137. Pag sinabing nagpasa na, ibig sabihin po, wala na tayong dapat alalahanin. Pag sinabi pong hindi pa, yung po yung ihingi namin ang tulong sa inyo na i-facilitate yung transmittal ng Form 137 from the previous school. Ngayon, nagtatanong po na pwede bang mag-release ng listahan ng mga Form 137? Sige po, gagawin po namin yan. We will course it through the homeroom advisors. So, kung sino po yung i-target na lang natin to, Ms. Nicole and the coordinators, by week 3, informed na dapat yung mga students through the advisors kung sino yung mga walang Form 137. And that will give the parents and the students, ilan? 15 weeks to secure a copy of the Form 137 that is supposed to be submitted August 31, 2019. So, palagay ko naman po ay mahaba na talagang ano yan, leniency and consideration. So, dahil nire-request nyo po, sige, magbibigay po kami ng listahan through the advisors. Pero kung kayo po ay gusto nyo nang malaman, pwede nyo pong i-email si Ms. Monica para malaman natin ang status ng Form 137 submission ng mga bata. Okay? So, my son is an ETY scholar. Do we still need to pay for his work immersion? Dahil nga po walang pass-on charges ang work immersion at ito po ay mahiwalay na tuition fee, ito po ay covered ng ETY scholarship. Okay? Basta po ito ay course. Ang hindi lang po covered ng scholarship ay yung mga pass-on charges kagaya ng na nalalagay as part ng miscellaneous fees. Pero ang work immersion po ay hindi considered na pass-on charge. Okay? So, ayun po. So, meron po nagtatanong dito, your online session and research works are too much. 11 subjects means 11 research works for every 2 months at the average plus exercises plus quizzes plus long test. Tingnan muna ako. Maraming plus eh. Plus PT pa, which is what is this? Performance task. Kawawa ang bata. Kawawa nga po.
Nakikisimpatya po ako sa inyo sa awa na yan. Coordinators, paki-check nga ito. Make sure na walang ganito na 11 subjects, 11 research projects. Para namang hindi rin ano yun. Check din po natin yung mga ganon na 11 research works. Kasi hindi po yun talaga manageable. So kung ito po, accurate po itong feedback na ito, titingnan po namin yan and we will calibrate the requirements para hindi naman po dire-diretso at saka hindi masyadong loaded yung mga bata. Ang request ko lang po sa magulang ganito, tulungan tayo. Diba? Next week po, mag-release kami ng syllabus ng mga bata sa different subjects. Kalabitin niyo po yung mga anak ninyo. Patingin nga ng mga syllabus. Hindi naman kailangan i-print yan. Nasa Blackboard Learn yan. Tingnan niyo lang po sa syllabus. Ano yung mga requirements? Kasi in-improve po namin yung syllabus ngayon. Nakalagay na sa syllabus lahat ng pinag-usapan natin ngayong araw na to. Lahat. As in lahat. Kaya ko yung bata ay 11 subjects ang in-enroll, 11 times na makikita niya sa syllabus itong pinag-uusapan na natin na ito para alam niya ang mga terms and conditions ng second semester. Nakalagay din po doon lahat ng deliverables, lahat ng tasks, including the deadlines. Kaya kayo pong mga magulang, humihingi po kami ng kooperasyon, tingnan niyo po yung mga yon para makita na ito pala yung mga deliverables niya. Oops, teka lang. Bakit pagdating ng March, third week, hell week? Ayun yung common na narinig ko sa kanila eh. Pag sinabing hell week, yung patong-patong yung mga deliverables sa week na yon. Pero dalawa muna po, bago tayo mag-amok, bago tayo makipag-away sa mga coordinators, tingnan naman muna po natin kasi baka naman magpatong-patong na requirements ng March 3rd week. Pero ang tagal pa naman pala. 6 weeks, di ba? So kaya naman pala, manageable. So, yun po yung mga bagay na gusto namin tulungan kami ng mga magulang to audit the courses. Kasi yan yung itsura ng mga courses from your end. Okay? So, yung part po na yun, tulungan nyo kami doon para mabigyan nyo kami ng feedback na, teka lang sir, para namang murder yung third week ng March, 8 research projects ang ipapasa. Aya, kakampihan ko kayo dyan sa bagay na yan. Pero ngayon po, yun ang binabantayan namin. Diba? Kasi nga po, yung coordination among faculty members ay importante para hindi naman sumabog yung mga course requirements ng mga bata. Okay? So, makakatiyak po kayo na matitingnan natin yung bagay na yan. Okay? So, ano po kaya itong procedure? Pa-advise na din. Yun po, ang procedure natin, the advisors will inform the students via email and course messaging about the deficiencies in Form 137. Actually, mapupush po ngayon yan kasi ang gagawa ng special order for graduation ay mga advisors. So, pag hindi nila matapos-tapos yung klase nila dahil may mga hindi nagpapasa ng Form 137, sila din magpa-follow up. At yan ay good news para kay Ms. Nicole at saka kay Ms. Ems na advisors po. Eh, may advisory din yata sila. Ah, wala. Oh, si Cez ang medyo natutuwa pa rin. Okay, so yun po. So, sa advisors po ang update tungkol sa Form 137 submission. Okay. So, yun po. Yun nga, pangako ko po yan. Maganda nga po, email nyo kami eh. Ayan, itatype ko na po. Please email seniorhighschool@mcl.edu.ph so we can check the class schedule and the requirements. Maganda po yan, pinipidback nyo sa amin yung mga ganyang bagay, dahil kaya po tayo nagsa-cyber lounge para mapakinggan po natin yung both ends. Okay, meron pa po bang mga pahabol na tanong? Yes, sir. Meron pa po tayo isang question. When will the parent portal be updated? Yan po yung question.
Ayan. So, matatandaan po natin na yung parent portal ay matagal na pong ginagamit since 2011. At ang parent portal po ay naka-configure na trimestral. And this school year, we shifted the senior high school to semestral. Kaya po yung parent portal ay hindi compatible dun sa ating semestral system. Kapag ginawa po natin yung parent portal na semestral, ang maapektuhan naman po yung college. Kaya ang direction po natin ngayon ay mag-separate ng parent portal for senior high school. So yan po ay work in progress. Paumanhin po kung marami ang umasa at nalungkot at nabigo sa parent portal na yan. Pero yan po ay isa sa mga casualties ng ating transition. Pero wag po tayo malungkot dahil yung mga impormasyon na kailangan nyo naman po sa parent portal ay ma-access din naman sa 1MCL ng mga bata. Ano tinutukoy ko? Grades, payment history, unsettled charges, policies, payment options, lahat po yan ay nasa 1MCL din. Kailangan nyo lang po ay ipalag-in sa mga anak ninyo yung kanilang 1MCL para makita ninyo yung mga detalye na hindi ninyo nakikita sa parent portal sa ngayon. Ayan. Meron pa bang pahabol na mga katanungan? Paano? Ito, kanina pa itong tanong na to. Sige, baka gusto niya sagutin to. Paano po yung group projects? Almost lahat ng projects na ganito na de-delay kasi may mga groupmates na hindi nagko-cooperate. Kahit wala sila nagawa, nagkaka-grade pa rin sila. Yan. Napakalungkot na katotohanan yan. Ano yan eh, pang telenovela yung mga ganyang kwento. Sige, teachers, pakisagot. Nasagot na natin yan kanina sa grade 11. Ses, go ahead. Okay po. Regarding po dito sa question na ito, yung mga, actually po, ini-inform po namin yung mga bata na whenever it comes to, when it comes to group activities, kung meron pong mga students or classmates nila nakasama sa grupo na hindi po nagpa-participate, they have to inform us para po mabigyan, makausap kaagad namin yung mga batang yun na hindi nagpa-participate. And then, we will ask them, ano ba yung problem? Baka kasi may problem, hindi po natin alam. Or, may mga times po kasi na itong mga bata na to, gusto nila mag-individual work, then, what we do is, kung kakayanin naman ng bata na mag-individual work, dun po, pinagbibigyan po namin. So, yung sa group projects na yon during the course orientation pa lang, binabanggit po namin sa mga bata, ito yung mga task, ito yung pang-individual, ito yung pang-group activity. Now, you have to inform us, gusto nyo ba na you form your own group, yung ikaw ang pipili, or kami yung magbibigay ng mga list ng group, ng members. So, may ganun po kami minsang arrangement with the students. So, talagang, sabi nga po ni Ma'am Cheryl, ang key po talaga dito is communication. They need to inform us, they need to tell us kung sino yung hindi nakikipag-cooperate. And also, we give chance naman din as a teacher. Pero kung as a teacher, para po, maano naman, baka nga talaga, May mga ganun po talaga kasing estudyante na hindi po masyado silang mas gusto nila na nagwo-work sila individually. So yun po. So talagang kailangan po i-communicate lang po sa mga course instructors po nila. Ma'am MC, you want to add something? Wala na po, ma'am. There is one question here. Sige, go ahead. Yes po. How soon can you amend the grade of the student which was wrongfully transmitted? I guess ito po ay referring to the wrong grades encoded. So, how soon daw po ito ma-amend or mababalitan? Okay. So, number one po, talagang meron po tayong proseso for the change of grade. So, medyo tedious po yung proseso na yan, di ba, Ma'am Ses? Medyo mahaba yung proseso na yan.
At ito po ay malungkot para sa marami. Okay? So, i-check po natin kung parang meron pa naman ako natanggap at tatlo pa lang naman. Tatlo or apat na request for change of grade. Kung ito po ay kasama na doon sa sinabmit ng faculty na nagre-request na siya ng change of grade due to erroneous computation or encoding, sige po, bigyan niyo po kami ng hanggang February 15 para i-process po yan. Sir, bakit ang tagal? Kasi po enrollment. Humingi po kami ng pangunawa na hindi po namin makonvene yung mga members na magde-deliberate for the change of grade. Sabi niyo, ang OA naman. Opo, talagang OA pagdating sa grade. Meron po yung deliberation proceedings at doon po ay lilitisin. Medyo malalim yung term ko. Medyo doon po ay bubusisiin kung valid po yung request for change of grade. Okay? So, kaya po dadaan po siya sa proseso. Kaya, humingi po ako ng paumanhin at ng pangunawa na bigyan niyo po kami hanggang February 15 para maiproseso po yan. Okay? Ngayon, kung meron po kayong mga special concerns na kasi meron akong hinahabol na anong tawag dito, scholarship, o kaya naman, kailangan ko na kasi yung grade report, mag-a-apply ako sa ganitong university or something, sabihan niyo po ako para po tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin para mapadali. Pero kung wala naman pong ganung hinahabol at makakahintay naman po tayo hanggang sa tapos ng school year, total, yun naman po ang kailangan yung kopya eh. Yung final report card, yun po ang hinihingi talaga paglipat ng school. Yun po, pwede nating hintayin doon. Pero yung mga nakapila na po ngayon, ilan pa lang po yun, bigyan nyo po kami hanggang February 15 for the change of grade. Ito, pinakagusto kong sagutin. Itong tanong na to. Nawala tuloy kasi gusto kong sagutin. What's the process if my child will continue his college education in Malayan? Yan. Tayo po ngayon ay open admissions. So, definitely po, lahat naman ng senior high school students natin ay seamless transition. Maglalabas lang po kami ng application procedure for the grade 12 students. And yun na po ang kailangan nila para makapag-enroll sa kanilang preferred college program dito sa MCL. So, yung proseso po ng pag-a-apply, so on and so forth, hindi na po natin gagamitin sa kanila para mas madali yung proseso. Meron po silang mas simplified procedure. Bukod po doon, medyo wala din namang saysay, nahingin ko yung birth certificate nila, good moral certificate, kasi naipasa na yan dito nung nag-apply sila nung grade 11. Di naman siguro nagbago yung mga detalye ng birth certificate nila after 2 years, di ba? Unless may mga change of name, change of personal data, yung mga ganun. Yun po ang kailangan i-update. Pero as a matter of policy po, we are implementing seamless transition for our senior high school graduates to our college programs. And I think we need to integrate that in our next meeting, CyberLounge, for February for our parents. Yan, yung mga specific college concerns. Maisingit ko na lang din po, dahil baka may mga nakikinig dito na concern, tayo po ay nagpo-proseso ng college application ng mga bata na gustong lumipat o mag-apply sa ibang university. Fake news po na sasabihin, hindi namin yan ina-accommodate para hindi kayo lilipat ng school. Hindi po yan totoo. Parang napakadami na po yung na-process namin na endorsement and recommendation for good universities. And mabase po ang ng response rate noon. 1 to 2 days na gagawa na isasubmit na nila. Nagpapasalamat yung mga grade 12 students dahil sila ay na-accommodate. So, ano po ang gagawin ng mga ganitong may application, papagawa ng recommendation? 2 channels po. Number 1, padaanin sa advisor. O kaya naman, direktang i-email sa amin, seniorhighschool@mcl.edu.ph, para doon nila isesend yung link sa application at doon namin ipoproseso at isesend pabalik. Okay, so napoproseso po namin yan at kami po ay
hindi namin binabakuran yung mga estudyante para hindi mag-enroll sa labas. Kasi karapatan nyo po yan na pumili ng ibang university for college. Okay lang po yan sa amin. Kasi after one year, bumabalik din naman. Ah, hindi naman po. Marami rin bumabalik. Yun po ang sinasabi ko. Ayan. Ngayon po, may mga nagtatanong, paano po yung sa UP? Hindi ko napapangalanan, pero binanggit ko. Yun daw sa UP, litong-lito po tayo dyan sa application procedure na yan. Dahil ang nangyari po ay inassume ni UP na lahat ng eskwelahan ay naiintindihan at 100% positive reaction doon sa kanilang admission and application procedure. Ang nangyari po kasi ay hindi sila magpapa-upcut pero humihingi sila ng mga records ng mga estudyante direkta sa school. Na meron po akong issue doon. Meron akong issue doon kasi parang ngayon lang yun mangyayari. Kasi hindi naman namin pwedeng i-issue po ang record ng estudyante nang walang consent ng may-ari. Now, if the university will be going to us directly asking for documents, paano namin ibibigay yun nang walang consent yung bata? Kaya dapat pa rin through the student. Ito naman po ngayon ang problema. Pag yung student ang nagtatanong sa amin, ano po bang status nung sa UP application? Tumawag po kasi ako sa Data Protection Office ng UP. Ang sabi po ay, nag-email na kami sa school nyo. E di pumunta yung bata sa amin, sa akin, nagtatanong. Nag-email na daw po yung UP sa inyo. Ano po ang status? Sabi ko, ang in-email sa akin ng UP ay survey form. Na nung oras na natanggap ko yon, sinend ko agad sa kanila yung sagot. Okay? Ang tinatanong lang naman doon, sino ang contact person, ano ang address ng eskwelahan, ilan ang graduates ng senior high school na ina-assume. Sinagot ko lang po yung mga survey na yon. After masend, wala nang bumalik na notification and instruction kung paano magtutuloy yung proseso. Kaya yung mga magulang po at mga bata na nagtatanong, bakit hindi umuusad yung UP application, eh gusto ko pong linawin. Diba? Gusto ko pong linawin na wala po sa amin yung bola. Kasi wala naman pong malinaw na instruction na nakarating sa amin kung paano magpo-proceed yung UP application. Ang huling pangyayari po ay nagpasagot ng survey, sinagutan namin yung survey, binalik sa kanila, after po noon, wala nang naging update. Ang last update po nung survey na yon ay January 16, 2021. After po noon, wala pang notification from UP. Pinatawagan ko na din po yan para magtanong pero wala po kaming makuhang sagot. Ring lang po ng ring yung telepono, minsan busy. Okay, so yan po, gusto ko lang ipaliwanag yan na hindi po totoo na pinapahirapan namin yung proseso na yun. Napakadami na po namin na proseso ng mga documents ng mga students applying for other universities. And if those are good universities, we have no reason to feel sad about it because that's a testimony of the quality that we are offering that after they graduate here at MCL Senior High School, they qualify in Ivy League universities in the Philippines. Okay? So, yun po. Meron pa ba akong nakalimutan? Yung mga concerns po about the scholarship na nag-e-expect ng refund, paki-email po yung treasury@mcl.edu.ph. Again, that's treasury@mcl.edu.ph. Para po ma-monitor din namin, please copy, pag nag-email po kayo, pakisisi nyo po yung senior high school at mcl.edu.ph. Okay, may nagre-request ng recording for this presentation. Yes, definitely we will be posting the recording of this meeting as part of our initiative and our stand on transparency. Ipo-post po natin yan para pwede nyo rin balikan, pwede nyo singilin si Ma'am Betoy at si Ma'am Tandang sa mga ipinangako nila sa meeting na ito. Ayan. May tanong dito, nasagot na ni Ma'am Cheryl, masyado mabilis. Talaga po bang decimal yung final grade?
ng students. This is the first time I've seen a final decimal grade for students. Thank you. Yan. Sagot, the final average is the final grade is the average of first quarter and second quarter grades. This sometimes results to a value with one decimal place. Ayan. Meron pa po bang other concerns? Regarding lang po sa grad photo, hindi po ba pwede magkaroon ng schedule ng pictorial with a limited number of students na pupunta sa school for pictorial for safety purposes? Sayang naman po kasi if ever na walang actual graduation, wala ding official graduation portrait yung mga graduating students. Damang-dama ko po yan. Tinan niyo po ang aking facial expression. Damang-dama ko po yan. Kaya lang po ay restriction nga po yan ng IATF. Diba? Pero iti-take note po natin yan. Medyo nag-relax na ngayon yung ating quarantine standards. Baka naman ngayon, nalulungkot tayo dahil tinatanggap na natin sa sarili natin na walang graduation photo. Bigla naman pagdating ng March, pwede na pala. Eh bakit naman po hindi? Okay? We will take note po of that. And please be assured that we will be proactive about deciding on that matter. Okay? Kaisa niyo po kami dyan sa bagay na yan. Hindi namin yan kapara, di ba? Kumbaga ipagkait dun sa mga bata. Nauunawaan po namin yan na, di ba? Apat yung mga magkakapatid, tatlo lang yung may graduation photo. Yung isa wala. Napakasaklap naman nga nakatotohanan yan. Naintindihan po namin yan, di ba? Kaya basta pwede, yung po ang standang eskwelahan. Basta ba pwede, eh bakit ba hindi? Ayan. Need po ba fully paid ang back account to be considered enrolled? Hindi naman po fully, back account po kasi. Definitely po nagre-require po sila ng full payment. Pero para mas malinaw po ang sagot, dahil yan ay treasury concern, pakitawagan po yung helplines ng treasury or paki-email sa kanila, paki-copy furnish po yung senior high school para ma-monitor ko po yung transaction nyo with the treasury. Okay. Ayan, my daughter has already sent her Form 1 to UP and the process states that the UP portal will automatically request the principal school head to fill out Form 2 to be sent to UP. How do we know if okay na? Yun nga po ang disconnect, di ba po? Yung kanila pong system ay nag-a-assume na it's working, na yung Form 1 na tinransmit ninyo mag-auto-reply sa MCL asking for the filling up of Form 2. Wala pong dumadating sa amin na ganong instruction. Okay po? Hindi po namin alam, baka sasabihin, baka mali yung email address. Eh kami po ang nag-declare ng email address na yon. At isang email address lang po ang ginagamit namin, which is registrar at mcl.edu.ph. Ako po mismo nag-fill up ng form eh. At ako po nagmo-monitor din ng email account na yon. So kung merong natanggap na notification instructing us to submit Form 2, why not? Di ba po? Pero wala pa po kami natatanggap sa ngayon. Ang ano po niyan, ang bottom line lang po niyan ay may kulang. May missing link yung application and admission procedure. Okay po? Sana po maayos nila po yan. Ang mga ipapangako lang po namin sa inyo ay sinusuportahan namin yung ganyang initiatives ng inyong mga anak. Okay po? Ayan, binanggit naman po yata ito sa guidelines. Pwede po bang gumawa kayo ng FB Messenger group or similar platform para ma-communicate yung concern ng school teacher sa mga parents regarding activities led by advisors? Ayaw po namin kasi by policy po, we discourage Messenger to be used in activities like this. Nasa guidelines na po na ang acceptable ay email at saka yung Blackboard Learn pag meron tayong mga announcement doon. Ito po problema niyan eh. Halimbawa, 40 sa loob ng klase. Madali lang naman, Diyos ko, wala namang gastos gumawa ng group chat. Diba? Napakadali naman noon. Lagay mo yung 40 membro doon para ease of communication. Ang problema po niyan, hindi naman lahat ng 40 doon sa group chat willing na masali siya doon. Di ba? Kasi karapatan din naman niya yun. So baka mamaya, tatlo lang pala kayo doon sa group chat. Di malungkot din. Kaya gawin na lang po natin ang tama through
Blackboard Learn Course Messaging and through Microsoft Teams. Meron din po siguro dito nakatanggap ng announcement tungkol dito sa CyberLounge through email. Okay? Part po yan ng aming initiative na yung mga important announcements ay i-email namin direkta sa parents. Okay? So, stay tuned pa rin sa aming website and sa mga Facebook page ng Malayan Colleges Laguna para kung meron po kayong mga concerns and kailangan ninyo ng mga relevant announcements, makikita nyo po yan doon. Ayan. Meron pa po ba tayong mga pahabol na concerns? O yan, sige po, we'll take note of this. Try sending messages to UPCAT, UP, Systems through Messenger. Mabilis po silang sumagot dyan. Sige po, tatry po natin yan. Actually, parang natry na yan eh. Ang sinagot lang ay tumawag doon sa Data Processing Center na ring lang ng ring. Ayan. So, yun po ang mahirap dyan. Ayan. May mga nagre-request ng FB for parents. Sabi ko nga po, madali lang sana yan kung konti eh. Diba po, gagawa ng Facebook Facebook group for parents. Unfortunately po, hindi lahat gustong sumali doon. Diba? So, kaya ang tanong dyan, school ba dapat mag-facilitate nun? Pwede sana, pero hihinga namin kayo lahat ng dokumento na you are giving your consent to be included in that group. Mas mahirap po yun. Kaya talagang dapat yung communication as much as possible, talagang mukhang kailangan po maging individual. Mahirap po yun sa inyo, mas mahirap sa amin. Diba? Kasi po kayo, ngihintayin nyo lang na announcement, baka tatlo lang. O, pagpalagay natin 10 courses, o 10 teachers, plus advisor, plus principal, coordinator, 13 lang hintayin yung message eh. Galing doon sa 13 na yon. Kami po ang message namin, 1,500 senior high school students. So, mas mahirap po yun sa amin. Pero yun po kasi ang tama. Yun po kasi ang walang violation ng data privacy policy. Ano pong email ang dapat ibigay sa universities na a-applyan po ng student? Ano po kaya ito? Pakilinaw po ito kung anong email ang ibibigay. Kasi po, supposed to be, ang dapat pong email na ibigay, ano po, dapat yung personal email ninyo. Anong university po ba ito? Kasi pa, meron bang mga universities na humihingi ng email ng school? Parang di ko na-encounter. May Benilde, may UST, may LaSalle, Ateneo. Hindi naman umihingi po ng email ng school. Ang UP umihingi, pero ang registered po doon ay registrar@mcl.edu.ph. Meron po nagtatanong, di daw niya nakuha yung email announcement. Nakakalungkot naman. Ito po, paki-email niyo po itong senior high school @mcl.edu.ph. Pakisabi po doon na hindi kayo nakakatanggap ng advisory para mailagay namin kayo sa official mailing list. That's number one. Second, as you enroll for the second semester, meron po kami pinasagutan na confirmation survey using MS-365. Meron po itong disclaimer na hinihingi yung contact number and email ng parents para pag may urgent concerns na kailangan naming i-communicate sa inyo o kailangan namin kayo makausap dahil may mga academic concerns ang bata, gagamitin po namin yung mga personal information na yon. Okay, so yun po, dalawang paraan. Email nyo kami o pangalawa, kung nabigay nyo na sa amin yung email to the confirmation form, then napaka-importante po nun para ma-reach namin kayo. Okay, so thank you very much for attending the Cyber Lounge. We have 70 people who stayed until the end of the session. And we have entertained more than 50. Diba? More than 50 questions in our live event Q&A. So, thank you very much for sending us those concerns. Nakatulong po yan para ma-frame natin ng maayos itong discussion ng Cyber Lounge. And
na attain natin yung ating objective, yung and na ito ay maging meaningful discussion among the faculty members, administrators, and parents of our students. So, meron pa akong dalawang announcement to make for the month of February. Pangatlo, kasama na yung Happy Valentine's. Number one, we'll be having the Recognition Day. Recognition Day ng mga achievers natin ng grade 11. Di ba grade 12 ngayon yung mga bata? So, yung kanilang accomplishment. Natapos na ba to? SES and EMS? Baka may naganap ng Recognition Day dati? Ng wala grade 11. Ayan. So, yun ang promise po namin ngayon. We'll have the Recognition Day this coming February for academic achievers ng grade 11 nila. Eh, paano po yung achievers ng grade 12? Eh, di sa graduation na. Okay? So, we will be planning out for that event. Hopefully, that will happen this February. Latest na siguro yung first or second week ng March for the recognition. And the other one is we'll have another Cyber Lounge series for the month of February. Again, to engage the parents in discussing relevant issues about MCL and the academic policies of the senior high school. Okay, I was told by the MCL page na mcl.info@mcl.edu.ph po ang binigay sa akin to apply for UP. Valid pa rin po ba to since ito na po ang nagamit ng anak ko and nasubmit na po yung form 1? Yes. Kasi active po yung email na yan. May tao pong nakadedicate. Nasagutin yung mga email na dyan. So, kung dyan po mag-i-email ang UP, ipo-forward din po yan sa registrar's office. Pangalawa po, kahit yan po ang dineclare ninyo, di ba ang gulo? Napapansin nyo na yung kaguluhang pinagdadaanan ko? Naguguluhan kayo kasi pinagpasa kayo ng UP ng email na hindi naman inyo, di ba? Kundi sa school. Tapos nagpa-survey naman sa school na humihingi ng official email. Tapos tayong dalawa ngayon, nagtatanong tayo, saan na kaya isi-send yung email? Doon sa sinend sa hiningi sa magulang o sa hiningi sa registrar? Yun po yung tanong. Na hanggang sa mga oras na to ay sinasagot ko pa rin po sa kagustuhan namin na matulungan kayo. Okay? So yun po, hintayin po natin yung update dyan sa bagay na yan para matulungan din namin kayo. At yun po yung assurance namin that we will help you in your application to UP. Kung ano po yung kailangan ng school na tulong o kailangan po ninyo sa school na tulong, ibibigay po yan sa inyo ng MCL. Okay? Okay na po ba tayo? Thank you very much to our coordinators, especially Ms. Ems Tandang and Mrs. Betoy for joining me in facilitating the Cyber Lounge for our grade 12 students. Okay, salamat din po sa ating mga parents who spared 2 hours of your time on a Saturday for this online meeting and discuss the relevant academic procedures and transformations and the developments in terms of policies of the senior high school for the second semester of school year 2020-2021. On behalf of our President, Dr. Reynaldo B. Bea, and our Executive Vice President, Engineer Anthony Hilmer Medrano, kaisa din po ang mga administrators ng Malayan Colleges Laguna faculty and employees, we would like to end the Cyber Lounge by thanking everybody and the parents for the continued trust. At sana po magkita-kita po tayo in a face-to-face setup. Sana po sa graduation, because that is a milestone that we need to celebrate for our grade 12 students. Kung kayo po ay masaya dyan, doble po ang saya ng mga teachers at ng eskwelahan na meron tayong 936, yun yung huling bilang, 936 na candidates for graduation. Kaya para hindi po mabawasan yung 936 na yan, lagi po nating i-monitor ang mga bata sa kanilang academics. I-monitor din po natin yung kanilang Blackboard Learn. Kasi sa panahon po ngayon, ang pag-monitor po ng mga teacher, ng principal ay
sobrang limitado dahil sa mga bahay-bahay po nagkaklase ang ating mga anak. So tulungan niyo po kami dyan sa bagay na yan, and hopefully po we will be celebrating that milestone come July or August of this year to celebrate the success of our 900 plus students in the senior high school. Okay? So again, maraming salamat po. Ingat po tayo. At kung may mga tanong po ako na hindi nasagot sa ating live event Q&A, please feel free to email me at seniorhighschool@mcl.edu.ph. Baka narinig din na po kayo dyan, mapanaginipan nyo na yung email na yan. Sinasadya ko po na ulit-ulitin po yan, hindi dahil sa wala akong ka-email, kundi dahil gusto ko po na kung meron kayong mga concerns, ay ipadala nyo yan sa ating mga ways, mga channels for communication, and we will be replying to them pag na-receive po namin yan. Ayan. So thank you po kay Mr. and Mrs. Villanueva. Nagpapasalamat sila doon sa ating live event Q&A, and to all the parents, kay Anna, Anonymous, salamat po, and thank you also for appreciating our efforts to reach out to the parents, and ingat po tayong lahat, magandang hapon po, and happy weekend. Meron yatang finale si Ma'am Ems. Sige, go ahead. We also thank Professor James Ronald Omisina sa pagsama sa amin ngayong hapon, sa pagsagot po ng lahat ng mga katanungan ng atin pong mga magulang na umattend sa ating Cyber Lounge. So that would be all for this session, and we'll see you again to the next Cyber Lounge, an online meeting for MCL Senior High School parents. Ayan. Thank you very much po.